Good morning, a blessed Sunday po sa ating lahat. Kumusta po kayo? I miss you all. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa Psalm 145:18-19. You draw near to those who call out to you, listening closely, especially when their hearts are true. Every one of your godly lovers receives even more what they ask for you hear what their hearts really long for, and you bring them to your saving strength. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, Lord, search our hearts. Linisin mo po, Panginoon, ito tulad ng sinabi mo, Panginoon, na kung ang aming mga puso ay totoo at tapat sa iyo, Panginoon, didinggin mo yung aming mga panalangin. Kaya thank you, Lord. I declare, I claim your answers to our prayers, Panginoon. Lord, I lift up to you the whole family of Grace United Methodist Church, Panginoon, sa pamumuno ni Pastor Edric at ni Jane. Lord, alam mo po kung ano yung mga pangangailangan ng bawat isa, kahit hindi ko sila isa-isahin, Panginoon. Bless their family, Panginoon. Give them protection, love, peace, and joy, Panginoon, sa bawat isa ba sa Lord. Keep them in your presence, O Lord God. Maraming maraming salamat. Lord, I lift up to you the Nurture Committee of Grace United Methodist Church sa pangunguna ni Jeanette Domingo at ni Elsie Ponce, Panginoon. I-bless mo lahat ng mga plans, lahat ng mga programs, Panginoon, hindi para sa ikatatanyag ng mga tao nila, Panginoon, kundi para sa glorification of your kingdom, Lord God, para matanyag ang iyong kingdom, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord. Maraming maraming salamat. Lord, I also declare your prophetic anointing para sa body of Christ, Panginoon, for releasing the body of Christ to be the instrument of releasing prophetic word from the scripture, Panginoon, prophesying the work of God. Hayaan mo, Panginoon, na ang buong body of Christ, Panginoon, ay mag-flow sa prophetic gift na nagagaling sa iyo, Panginoon, because this will strengthen, Panginoon, ang church, ang iyong gawain, Panginoon. Maraming maraming salamat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sabi mo sa Acts 2:17-18, this is what I will do in the last days. I will pour out my spirit on everybody and cause your sons and daughters to prophesy. And your young men will see visions and dream, and your old man will experience dreams from God. Yes, Lord, I declare, I claim this word of you, Lord God. Salamat po, I claim this for the body of Christ. Panginoon, itinataas ko din po ang isa sa mga 8 pillars of society, Panginoon, ang family, Lord Jesus, lalong-lalo na, Panginoon, ang mga anak. Panginoon, hayaan mo po na sa kanilang mga buhay, Panginoon, ay ikaw ang matatanyag, Panginoon, ikaw ang matataas, ikaw, Panginoon, ang mapapurihan. Bless them, Lord God. Bigyan mo sila, Panginoon, ng takot at pagmamahal sa iyo, at takot at pagmamahal, Panginoon, sa kanilang mga magulang. Use them, Panginoon, para din sa iyong iglesia, Panginoon, ang bawat isang miyembro, ang bawat isang anak, Panginoon, ng family ng Grace United Methodist Church at ng buong body of Christ, Panginoon. Maraming maraming salamat. Lord, I pray for the nation Israel, Panginoon. Patawarin mo po kami kung hindi namin sila palaging naisasama sa prayers namin, Lord God. Kaya patawarin mo kami, Panginoon. This time, Lord, we pray in behalf of the Jews, Panginoon, for the sin of rejecting the Messiah, the Lord Jesus Christ, Panginoon, na hindi nila tinatanggap ang Lord Jesus bilang kanilang Messiah. Patawarin mo sila, Panginoon. Patawarin mo po sila sa kanilang katigasan ng puso, Panginoon. Patawarin mo po sila, Panginoon, sa kanilang sexual immorality, Lord God. Lord, we know that you love Israel dearly, Panginoon, at it is your desire, Panginoon, that Israel will be yours alone, Panginoon. Kaya, Lord, in your mighty name, Lord Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit, Israel is yours, yours alone, Panginoon, that no weapon formed against them will prosper in Jesus' name. Salamat po. Lahat po ito, Panginoon, ay dinadalangin namin sa iyo, Lord God, in your mighty name, Lord Jesus, and we claim answers to these prayers because we pray this in the mighty name of the Lord Jesus Christ through the intercession of the Holy Spirit. Amen and amen.
Tayo po'y manalangin. O Abba Father, You are holy. You are God Almighty. O Lord Jesus, You are faithful to all Your promises. Holy Spirit, we welcome Your presence in our midst this morning. Father God, dumalapit po kami sa Iyo sa umagang ito na nagpapalinis po ng aming mga puso. Siyasatin niyo po ang aming mga puso, dakilang Diyos. At likhain niyo po sa amin ang isang malinis at kaaya-ayang puso na sa iyong harapan o dakilang Diyos ay makapagbigay po sa iyo ng papuri't pagsamba. Panginoon, tulungan niyo po kami na maging mapagpakumbaba. Tulungan niyo po kami na maging masunurin. At higit sa lahat, maging tapat po kami sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami, dakilang Diyos, sa aming mga nagawang kasalanan. Linisin niyo po ang aming mga puso sa karumihan po nito. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang. Patawarin niyo po kami sa aming mga kahinaan, o Panginoon, na nagtutulak, Lord, sa amin upang kami ay hindi makalapit sa iyo, Panginoon. Likhain niyo po sa puso namin ang pusong nagtitiwala po sa iyo. Lalo na po, Panginoon, sa panahon ngayon na aming pinagdadaanan, dinaanan niyo na po ito, Lord, at kami po ay iyong sinasamahan. Binibigyan niyo po kami ng lakas ng loob na nanggagaling po sa Holy Spirit, Lord. Kaya po, dakilang Diyos, ihanda niyo po ang puso ng inyong mga anak sa pakikinig po ng iyong mga salita. Ihanda niyo po ang aming spiritual ears, ang aming spiritual heart, Panginoon, upang malaya po namin tanggapin ang mga salita niyo po na dadalhin po sa amin ng inyong lingkod, si Pastor Edric, Lord. Panginoon, ihanda niyo rin po ang kanyang puso. Siyasatin niyo po ang kanyang buhay, o Panginoon. At ang bawat isa sa amin, dakilang Diyos, ay malaya kami, Panginoon, na magbigay ng aming pagsamba sa iyo, sapagkat ikaw po ang Diyos na nagbigay sa amin ng kalayaan na lumapit sa iyo, Panginoon, sa iyong paanan. Kaya dakilang Diyos, sa umagang ito, marami pong salamat, o Panginoon. Marami pong salamat, Lord Jesus and Holy Spirit. Nagpapasakop po kami sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya, pagpalain niyo rin po ang aming bansa, o dakilang Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang humawak sa amin pong buhay. Ikaw po ang humawak sa amin pong bukas, Panginoon. Maingat po namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng ito
Ang papuri't pagsamba, kapangyarihan na sa iyo lamang. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos tagapagligtas. Amen. Hi, good morning po. It's Sunday and ang topic natin ngayon ay about the love of God. So, may babasahin lang ako from Psalms 136 verses 26. Give thanks to God. Give thanks to the God of heaven. His love endures forever. So, simulan natin ang ating pasasalamat through praise and worship. Tara po! Joy.
Oh,
Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita po ng ating Panginoon na matatagpuan po sa aklat ni Malakias, mga kabanatang isa, mga talatang 1-5. Ang aklat na ito ay naglalaman ng pahayag ni Yahweh tungkol sa Israel sa pamamagitan ni Propeta Malakias. Sinabi ni Yahweh sa bayan ng Israel, "Inibig ko na kayo noong una pa man. Subalit sinasabi naman ninyo, paano ninyo ipinakita ang inyong pag-ibig sa amin? Hindi ba't magkapatid sina Esau at Jacob, ngunit minahal ko si Jacob at ang kanyang mga saninlahi. At kinamuhian ko naman si Esau. Winasak ko ang kanyang maburol na kabayanan at pinamugaran iyon ng may ilap na hayop. Kung sabihin man ng mga Edomita, ng mga saninlahi ni Esau, bagaman winasak ang aming bayan, muli naman itong itatayo. Ito naman ang isasagot ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Itayo man nilang muli iyon ay muli kong wawasakin hanggang sa tawagin silang masamang bansa at bayang kinapupuutan ni Yahweh magpakailanman. Makikita ninyong mangyayari ito at inyong sasabihin, dakila at makapangyarihan si Yahweh kahit sa labas ng bansang Israel." Maraming salamat po sa Panginoon sa pagbasa po ng kanyang salita. Amen. Kapatid, samahan po ninyo po sa pagbasa po ng bagong tipan mula po sa Roma, Kabanata 8, talatang 31 hanggang 39. Ito po ang sinasabi. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Sino ang makapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin? Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib o kamatayan? Ayon sa nasusulat, "Dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon." Mga kapatid, mga minamahal, idagdag ng Diyos ang kanyang pagpapala po sa bawat sa atin sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Amen. Sometimes we can see how they could.
Yan, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, at tayo po ay nagpupuri, papasalamat sa Panginoon na tayo muli ay sama-sama po na atin pong pakinggan at atin pong makita ang mensahe po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Noong nakaraang apat na linggo po ay nagkaroon po tayo ng serye no po ng mensahe ng Diyos tungkol po sa aklat ni Ruth. At ngayon po, simula po ngayon sa linggong ito ay may panibagong ulit po tayo ng serye no po na pag-aaralan po natin mula ngayon hanggang sa mga susunod po na mga linggo ay itong aklat po ni Malakay no po o Malakias. Ang pag-aaralan po natin at tingnan po natin kung ano po ang mga aral at mga mensahe po ng Diyos sa bawat isa po sa atin tungkol po dito po sa aklat ni Malakias. Okay, sige po, tayo po ay saglit po na yumuko tayo manalangin. Dakilang Diyos, kami po patuloy po na nagpupuri po at nagpapasalamat na kami po ay inyong patuloy po na sasamahan, gagabayan, papatnubayan sa mensahe po na iyo pong nais na dalhin sa bawat sa amin, sa pamagitan po ng iyong lingkod, ay bigyan mo kami ng patuloy po na kasabikan, kaunawaan, at patuloy po na magpasakop po kami
sa mga salita mo, O Diyos, na siyang patuloy po na alam namin na magbibigay ng lakas, sigla, katatagan, pag-asa po sa aming mga buhay. Salamat po sapagkat alam po namin na ang salita mong ito ay isang bagay po na sa aming buhay po ngayon ay kailangan po namin, O Diyos, upang maibsan, O Diyos, ang aming mga kalungkutan, ang aming mga pag-aalinlangan, ang aming mga pangailangan din naman sa araw-araw. Hayaan po ninyo na mga salita mo, O Diyos, ay malaya po na mangusap sa bawat isa na inyong mga anak. Tulungan mo po kami na ang mga salita mong ito, O Diyos, ay patuloy na maghayag ng patuloy na pagpapalakas, pagpapasigla, pagpapayaman sa aming pananampalataya at patuloy na magkaroon kami ng kaliwanagan, O Diyos, sa salita mong ito sa hamon ng aming panahon na ito na aming pong pinagdaraanan. Ang salita mo, O Diyos, ang patuloy po na maging tanglaw at ilaw po sa buhay po ng bawat sa amin. Inaangkin din po namin ang kapangyarihan ng iyong salita, O Diyos, ay patuloy po na maganap at matupad namin sa aming buong buhay po na ito. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng iyong ginawa sa buhay ng bawat sa amin, sa aming pagpupurit, paglilingkod at pagsambang ito. Maitaas ang iyong dakilang pangalan, mawalhati ka namin, mapapurihan ka namin at mapangiti ka namin bilang aming Diyos, aming Panginoon, aming tagapagligtas ng aming buhay. Kung aming dalangin, iniling sa mga kapangyarihang pangalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay, muli po. Magandang umaga po sa ating pong lahat. A blessed Sunday sa bawat isa po sa atin. O, ito po yung panahon na kung saan po ay sabi nga natin ay maipagpahinga ang ating pong mga pagal na mga kaisipan, pagal na mga kaluluwa at isip. Ito yung panahon na kung saan po ang salita ng Diyos, mga kapatid, at ang pagsambang ito ay patuloy po na gamitin ng Diyos upang ikaw at ako po, mga kapatid, ay masumpungan ang lakas at sigla ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang makapagpatuloy po tayo sa ating pong kinakaharap ng ating pong buhay po ngayon. So mga kapatid, tingnan po natin, sabi ko nga po, mula po sa araw na ito, sa linggo pong ito, ay atin pong pag-aaralan, no po, ang serye ng mensahe ng Diyos para sa iyo at para sa atin tungkol po sa aklat ni Malakias. Mga kapatid, mga minamahal, hindi ko po alam kung anong nangyayari na po sa buhay ninyo ngayon. Okay? Pero kung titingnan niyo po ang mga magagandang nangyayari sa buhay niyo, tingnan niyo po ang mga maaring magaganda nangyayari sa buhay niyo. Halimbawa po, maaring sabihin niyo sa sarili niyo, aba, pinagpapala ako ng Diyos. Siguro magaganda ang mga nagagawa ko. Okay? Natutuwa siya sa akin kasi ako ay isang mabait, mabuti, masipag na Kristiyano. Napakabuti talaga ng Diyos. Maaring siguro po ang sinasabi po natin. Kung hindi naman mabuti po ang nangyayari sa buhay natin, halimbawa, maaring sabihin nyo sa sarili nyo, ayan kasi ako naman ang may kasalanan niyan. Hindi kasi ako masunurin sa Diyos, kaya nagagalit siya sa akin. O kaya naman, kung ang tingin mo sa sarili mo ay mabuting Kristiyano ka naman, tapos parang di magaganda, ang nangyayari sa iyo, ang iba sasabihin ganito, ano ba yan? Akala ko mabuti ang Diyos. Akala ko mapagmahal ang Diyos. Hindi ko naman nararamdaman. God doesn't care anymore. Maaring yung po siguro po ang naiisip natin, nasasambit po natin. Okay? Lalo ngayon sa panahon po natin. Mga kapatid, mga minamahal, ang problema po dito ay yung pong sinasabing maling perspective. O, maling perspective. Kapag tumingin po tayo, ng mga kapatid, sa nangyayaring masama, halimbawa sa paligid natin at sa buhay natin, sa pamilya natin, okay, sa negosyo natin, o sa paglilingkod natin, we may feel depressed and hopeless, di po ba? Kung titingnan naman natin ang sarili natin na okay naman ang mga ginagawa natin,
Kaya dumadaloy, ano po, ang blessings ni Lord sa buhay natin. We may feel prideful and arrogant and self-righteous, parehong unbelief ang problema noon, mga kapatid. Now, ang problema natin ay hindi po circumstances. Okay, ulitin ko po yan. Ang problema natin po ay hindi circumstances, kundi kondisyon ng puso natin. Alright? Kondisyon po ng puso natin. Nagganon din naman po ang kondisyon ng puso po ng mga Hudyo sa panahon ni Propeta Malakay o Malakias dito po sa ating pong pag-aaralan po ngayon. Nasa dulo po, ano po, ng Old Testament, okay, katabi lang po ng Matthew, the Gospel of Matthew, ito pong ating Malakay po na ito. Pero po, ang pagitan nito po ay higit po na 400 years, okay, between the Book of Malakay at between the Book of Matthew. Okay? Pagitan po nito ay 400 years of prophetic silence sa pagitan po ng New Testament and Old Testament, no? Maaring kasabayan po ni Malakay, o Prophet Malakay, sina Ezra at Prophet Nehemiah, na nanguna po sa Reformation po ng Judah pagkatapos po ng 70 taong pagkakatapon, exile na po sa kanila po sa Babylon o Babylonia. Wala na po ang Northern Kingdom ng Israel. Ang natira po ay ang Southern Kingdom po ng Judah, no? 586 BC, ano po, nang bumagsak ang bansang ito sa mga Babylonians, ano po, sa panguna po ng Nebuchadnezzar. Pero po sa plano po ng Diyos, mga kapatid, bumalik po sila sa lupain nila makalipas po ng 70 taon. 70 years. Wow! Tagal, ano po? Now, politically and economically speaking, mga kapatid, ano, siyempre may problema din po sila. Ito po, itong ating pag-aralan ng bansang Israel at that time. Politically and economically speaking, sabi ko nga po, may problema din po sila. Pero po, ang pinaka-problema po talaga nila po, ano po, ay ang alin po? Tanong po sa inyo, hindi lang po ang political and economical. Ang problema po talaga nila at that time ay ang spiritual na kondisyon ng buhay po nila. Naitayo po muli ang pader ng Jerusalem, no po, pati ang templo, tapos nagpatuloy na ang mga pagsamba, sacrifices doon po sa templo. Medyo maayos na po ang sistema po ng worship, kung physical ang pag-uusapan. Pero kapatid, ang puso po nila ay malayo sa Diyos. So naitayo ho yung templo sa Jerusalem, maganda, pero mayroong isang problema po na kinakaharap po nila, yung pong kaayusan, yung kondisyon ng kanilang puso. Okay? Malayo po ang puso nila sa Diyos. They were ano po, skeptical of God's love according to Malakay chapter 1 verse 2. Careless in worship verse 7. Indifferent to the truth, verses 6 to 7. Disobedient to the covenant, verses 10. Faithless in their marriages, verse 15. And chapter 3, verse 5. And unfaithful or ungenerous in their tithes and offerings. Ano po? Na makikita po natin po dyan sa chapter 3, verse 8. So, kapatid, makita po ninyo the condition of the heart. Ano po, yung kondisyon ng puso. Ang problema po ng mga tao po noon. Batay po dun sa sinabi ko sa inyo kanina. Kung hindi political, mga kapatid, ang main problem nila, hindi sa mga government leaders po ang kailangan nilang marinig. Ganun din po sa bansa natin, mga minamahal. Kung tingnan natin political ang main problem, lalo po ngayon sa ating kasalukuyan, we'll just be waiting, ano? They will just waiting for the president to speak. Kung hindi rin economic ang problema, hindi mga business leaders, mga kapatid, ang kailangan nating marinig. Ang kailangan nating marinig, mga kapatid, ay ang salita ng Diyos, because we have a spiritual problem
We all have a heart problem. Ganito po ang simula ng Malakay, no po. Ito ang mensahe ng Panginoon para sa mga taga-Israel, ibig sabihin sa mga Hudyo, sa pamagitan po ni Propeta Malakias, ayon po sa Malakias chapter 1 verse 1. Ang ibig sabihin po ng pangalang Malakay, ano po, o Malakias ay my messenger. Okay? My messenger, sangayon po yan sa chapter 3 verse 1. Ang salita po ni Malakay, mga kapatid, o Prophet Malakay, ay papakinggan nila dahil ang Diyos mismo po ang nagsasalita. Ang mensahe po ng Panginoon ay literally the burden of the word of the Lord. No? Hindi lang po ito basta salita. Ito po ay isang burden. This was not just a casual or friendly talk. This is a serious matter. Merong burden po sa puso po ni Propeta Malakay o Propeta Malakias na nasa puso din po ng Diyos, po, nasa puso ng Diyos na kailangang sabihin po sa kanyang bayan. I pray na ang maging burden ko palagi po sa preaching po dito po ngayon ay kung ano po ang burden ng Diyos na nakasulat din po dito. That is also my burden, ano po, at panalangin ko rin po na ang salita ng Diyos, ang preaching po na ito, ay ang burden ng Diyos na nakasulat po dito para po sa atin. Ang pinakamahalaga po at pinakakailangan nating marinig, mga kapatid, ay hindi salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Ulitin ko po yan. Ang pinakamahalaga at pinakakailangan nating marinig ay hindi salita ng tao, kapatid, kundi salita ng Diyos. Kung babasahin niyo po ang buong Malakay o Malakias, mapapansin niyo pong ganito ang structure ng bawat seksyon. Po, may sasabihin ng Diyos, sabi ni Yahweh, at alam niya ang sasabihin ng mga tao, pero sinasabi ninyo, at pagkatapos po ay ipapaliwanag niya at patutunayan na totoo po ang sinasabi niya. Ano? Sa chapter 2, verse 14, chapters, verse 17, chapter 3, verse 7, verse 8, and verse 13. Nais po ng Diyos na hindi tayo tumingin, ano po, o makinig sa ibang tao o sa sarili natin, kundi po sa sinasabi po niya. Sa verse 55, ano po, sa maikling aklat na ito, ano po, 47, ano po, ay personal na salita mula po sa Diyos. Ano po, 47 ay personal na salita mula sa Diyos. Ito rin po ay salita niya para sa atin pong lahat, mga kapatid. Sapagkat sinasabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is what? Is breathed out by God and profitable. Makinig kayong mabuti, hindi dahil sa sasabihin ko, mga kapatid, kundi dahil, mga minamahal, may sinasabi po ang Diyos para po sa atin pong lahat. So, sa pagsisimula po nitong aklat ng Malakias, okay, ito, Malakias chapter 1 verses 1 to 5 na binasa po sa atin kanina po ni Beth. Ang sermon title po nito ay prueba ng pag-ibig ng Diyos. Ano po? Prueba ng pag-ibig ng Diyos. Bakit po? Unang-una sinabi po ng Diyos sa kanila, di po ba? Mahal ko kayo. Yun po ang sabi po, mahal ko kayo, sangayon po sa chapter 1 verse 2. Sa magandang balita Biblia, sinabi po doon, inibig ko na kayo noong una paman. Sa ASB version, sabi po, I have loved you. Ano po? Ang daming kasalanan po ng mga Hudyo po sa Diyos. At isa-isahin natin ito sa series po na ito. Pero ang unang sinabi po ng Diyos ay hindi panunumbat. Okay, mga kapatid? Sa kabila po na patong-patong, kabi-kabila ang kasalanan na ginagawa po ng bayan, ng Diyos po, ang Israel, pero makikita po ninyo, mga kapatid, ang unang pong salita na ginamit ng Panginoon, hindi po panunumbat doon po sa bayang Israel sa kanilang mga kasalanan. Hindi po tulad po ng isang asawang pagdating, halimbawa, ng asawa na gabi na. Di po ba? Ano ba sinasabi ninyo, mga misis?
Kapag ang asawa ninyo ay gabing-gabi nang dumating at palagi ninyo ay parang wala sa oras. Di ba? Parang sinasabi natin, bakit ngayon ka lang umuwi? Yan ano. Gabi na! Hindi ka man lang nag-text o nag-PM. Ha? Oh, amoy alak ka pa. Maraming sinasabi mo, umiinom ka na naman. Hindi ka na nga nagtatrabaho, ang tamad-tamad mo pa. Siguro lang mababae ka pa. Ayan, naku, yan na po ang litanya ni Mrs. Ano? Now, sa kabila po ng napakaraming kasalanan po ng kanyang bayan, po, ang unang sinabi po ng Diyos ay, I love you. Mahal kita. Yun po ang una pong sinabi ng Diyos. Okay? Mahal ko kayo noon pa man. Mahal ko pa rin kayo hanggang ngayon. At makatitiyak kayong mananatili ang pagmamahal ko sa inyo magpakailanman. Mga kapatid, mga minamahal, sa kabila po ng tambak na kasalanan natin laban po sa Diyos, nagpapatuloy, umaapaw, walang palya ang kanyang pag-ibig po sa atin. Amen? Para po sa atin. Okay, the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting. Yan po ang sinasabi po sa Psalms chapter 103 verse 17 sa ESV. Po. And then sa Jeremiah 31:3, sabi po doon, I have loved you with an everlasting love. Now, dugtong pa po niya sa verse 2. Ano po sabi po ng Panginoon? Pero nagtatanong pa kayo, sabi niya, paano mo kami minahal? No, yun po yung tanong ng bayang Israel sa Diyos na yun ang sabi ng Panginoon, minamahal ko kayo. Paano mo kami minahal? Ang tanong ng bayang Israel. This is not just a question, mga kapatid. Nagpapakita po ito ng pusong di naniniwala po sa Diyos. This is unbelief. Mali ang tinitingnan natin. Tumitingin po tayo sa paligid natin, tumitingin po tayo sa ginagawa o gagawin natin, kapatid. Pero ang pruweba po ng pag-ibig ng Diyos ay nasa puso ng Diyos mismo, mga kapatid. Ulitin ko po yan. Tumitingin tayo sa paligid natin, tumitingin tayo sa ginagawa o gagawin natin, pero po, mga kapatid, minamahal, ang pruweba ng pag-ibig ng Diyos ay nasa puso po ng Diyos mismo. Amen. Hallelujah. So, ganito po ang sagot ng Diyos sa ganoong tanong na tinatanong po ng bayang Israel, bakit mo kami minahal sa naghahanap ng proof o pruweba ng pag-ibig ng Diyos sa Israel ng kanyang pagmamahal sa kanila? Anong klaseng sagot o proof ito, kapatid? Now, paliwanag ito po ni Pablo na po sa Roman 9:11-13. Ang sabi po doon, ipinakikilala ng Diyos ng kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Kaya't bago pa ipanganak ang mga bata at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama, sinabi na ng Diyos kay Rebecca habang nagbubuntis pa lang po siya, sangayon po sa Genesis chapter 25 verse 23. Ang sabi doon, maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Ayon nga sa nasusulat dito po sa text natin, ano po, sa Malakay chapter 1 verses 2 to 3. Ang sabi po doon, minahal ko si Jacob at kinapuotan ko si Esau. Kapatid, pinili niyang mahalin si Jacob hindi dahil po mas mabuti ito kay Esau. Hindi pa nga po sila ipinapanganak noon, di po ba? Wala pa silang ginagawang mabuti to earn God's love. Tapos nakita pa natin po sa kwento po ng buhay niya ang pandaraya ano po sa kanyang tatay at kapatid. He is unworthy of love, but God, kapatid, has chosen him anyway. Sa pamagitan po ng baliktanaw sa istorya kung saan nagsimula ang Israel, mga kapatid, pinalit na pangalan ng Diyos kay Jacob, no? According to Genesis chapter 32 verse 28. Ipinapaalala ng Diyos, mga kapatid, sa mga Hudyo na sila po ay piniling mahalin ng Diyos sa dinami-dami ano po ng mga lahi
sa buong mundo. Hindi dahil sa sarili nilang katangian, hindi dahil sa sarili nilang gawa, kundi sa kabila po ng kanilang kalagayan, sa kabila ng kanilang mga masasamang gawa, pinili pa rin po sila ng Diyos. Sabi po ni Moses sa mga Israelita bago sila pumasok po sa Promised Land, pinili niya kayo at inibig hindi dahil mas marami kayo kaysa ibang mga bansa. Sa katunayan, kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Yan po ay makikita po natin po sa Deuteronomy chapter 7, verses 7 to 8. Mga minamahal, mga kapatid sa Panginoon, tulad po ng pagpili po sa Israel, tayo rin po na nakay Kristo, mga kapatid, ay pinili ng Diyos. Amen? We are a chosen people according to 1 Peter chapter 2, verse 9. Ano ang nakita po ng Diyos sa iyo, bakit kanya pinili? Natanong mo na ba yon, kapatid? Ano ang nakita po ng Diyos sa iyo o sa akin, bakit kanya pinili? According to 1 Peter chapter 2, 9, diba, we are a chosen people. Wala, kapatid, wala. Sabi ni Jesus, you did not choose me, but I chose you. We love him because he first loved us. Amen? Ang sabi po sa Epeso chapter 1 verses 4 to 5, sabi po doon, bago palikahin ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo upang tayo'y maging banal at walang kapintasan ano po sa harap niya. Dahil sa pag-ibig po ng Diyos, kapatid, tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya sa pamagitan ni Jesucristo. Iyan po ang kanyang layunin at kalooban para sa iyo at para sa akin, kapatid. At sinasabi naman po sa unang Pedro 1:2, kayo'y pinili ng Diyos, Ama, ayon sa kanyang kaalaman, sa mula't mula pa. Sa Roma 8:29-30, sabi naman po, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang anak. Ang mga pinili niya noo'y pang una ay kanyang tinawag. Mga minamahal, ganyan po kalaki, ganyan po kalawak, ganyan po kalalim. Ano po? Ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Yan po ang prueba ng pag-ibig ng Diyos para sa iyo, para sa akin. Now, tanong, bakit ka pa magdududa o nagdududa ka pa ba sa pag-ibig ng Diyos para sa iyo? Para sa iyong pamilya? Mga kapatid, sa verse 3, okay? Sinabi po ng Diyos na hindi lang basta minahal niya si Jacob. Balikan po natin yung kwento, ano po? Na parang lahat ng tao ay minahal niya ng tulad nito. No, mga kapatid, no. This was a special love. Jacob, I love, but Esau, I hated. Alam po natin, God is love, mga kapatid. Kaya di tayo komportable po na pagsamahin ang pangalan po ng Diyos at ang salitang hate o galit sa isang statement. Sabi ka nga po ng iba, God hates the sin, but loves what? The sinner. Pero dito po mismo, mga kapatid, sa Malakay, sinabi po ng Diyos, I hated Esau. Woo. Ano? Ba't ganon? Karamihan po sa mga commentaries po na nabasa ko po, ano po? They tried to explain this word hate. Ano po? At sinabing hindi naman literal pala. Parang bypass or rejected or not chosen to receive God's blessings. Parang ano po, ang idea ay mas higit ano po, ang pagmamahal ng Diyos kay Jacob at sa bansang Israel kaysa kay ano po, kay Esau at sa bansang Edom na nanggaling po kay Esau. According to Genesis chapter 25 verse 30, chapter 32 verse 3, and Genesis chapter 36, verse 1. Pero mga kapatid, ang salita ng Diyos, ang sabi niya po ulit, I hated Esau, I hated Edomites.
Pansin ninyo, mga kapatid, kung paano po pinaliwanag po ng Diyos ang tungkol sa kanyang galit at puot po sa kanila. Ano po? Ang sabi po, dugtong pa ng Diyos sa verse 3, balikan ho natin, winasak po ang kanyang kabundukan, kaya naging tirahan na lamang ng mga asong gubat. Ito ay parusa nga, uungat na parusa ng Israel at Huda dahil sa kanilang kasalanan sa Diyos. Pero iba ang pagpaparusa ng Diyos sa Edom. Pinapakita po niya dito na mali ang akala po ng mga Hudyo. Hindi makakatakas po ang Edom sa parusa po ng Diyos. Maaari ang tinutukoy dito po ay ang nangyari ng unti-unting mapalayas po, ano po, ang mga Edomites sa lupa nila mula doon po sa taong 550 at 400 BC. Nang salakayin po sila ng mga Nabatian Arabs, ano po, kaya napilitan silang mag-resettle po sa lugar na tinatawag po na Edomeia, ano po, just south of Judah. Okay, tuluyang nawasak po ang lupaing orihinal, ano po, nilang tinitirhan at di na sila po nabalik. Whereas, sabi po doon, Judah was graciously restored after her punishment, reflecting, ano po, the Lord's love for His people. Edom's judgment was to be permanent and irreversible. Ganito naman po ang sabi po ng Diyos sa verse 4. Balikan po natin po. Maaring sabihin po ng mga Edomita na mga lahi ni Esau, kahit na winasak ang aming bayan, ito'y muli naming itatayo. Ang sabi nila, ako ang Panginoong makapangyarihan ay nagsasalita, ang sabi sa kanila ng Panginoon. Kahit na itayun nilang muli ang kanilang bayan, gigibain ko pa rin ito. Tatawagin silang masamang bansa at mga mamayang laging kinapupuotan ng Panginoon. Mga kapatid, no one can overturn God's judgment. Alright? No one can overturn God's just judgment. Wala po tayong magagawa, mga minamahal, para iligtas ang sarili natin sa parusa ng Diyos. Sabi nila, muli namin itong itatayo. Na para bang nagtitiwala ano po sila? Saan? Sa kanilang sarili. Sa kanilang sariling gawa. Pero wala po silang magagawa, sabi ng Diyos. Ako ang Panginoong makapangyarihan, the Lord of hosts, heaven's armies, the Lord Almighty. Because of His sovereign power, gagarantihan po ng Diyos na mananatili po ang parusa po sa kanila. Ganito po kabigat, ano po, ang parusa ng Diyos, mga minamahal. Sila'y masamang bansa, makasalanan, rebelde po sa Diyos. At ang parusa ng Diyos sa kanila po ay mananatili magpakailanman, laging kinapupuotan po ng Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, habang sinasabi ko ito, para siguro hindi madaling pakinggan. Ano po? Parang hindi magandang pakinggan ito pong sinasabi po ng ating talata. Yes, mga kapatid, yes, God is love. Amen? God is love. Pero, kapatid, He is also the God of wrath. No po? Hindi natin lubos na unawaan po ang bigat ng kasalanan natin, kaya hirap tayo pong unawain. Noong tayo po, mga minamahal, ay wala pa kay Kristo. Sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo po sa sinasabing mga taong kinapupuotan po ng Diyos. Ayan po ay sang-ayon po sa Epeso chapter 2 verse 3. No po? At kung hanggang ngayon, kapatid, mga minamahal, at kung hanggang ngayon wala ka pa kay Kristo, mananatili sa iyo ang puot ng Diyos. According to John chapter 3 verse 36, hindi madaling pakinggan, mga kapatid. Itong sinasabi ko po, hindi madaling pakinggan, pero hindi ibig sabihin na hindi ito totoo, sapagkat yan po ang sinasabi at salita po ng Diyos. Minsan po, may lumapit pa po sa Bible scholar po, na si Dr. Gibelin. Okay? At ang sabi,
I have a serious problem with Malachi chapter 1 verse 3. Yun po yung sinasabi po, Esau I hated. Now, sagot ni Dr. Gebelin ano sa kanya, I have a greater problem with Malachi chapter 1 verse 2. Ano po, yung Jacob I love, sinabi ng Panginoon. Mga kapatid, mas madaling ipaliwanag ang puot ng Diyos dahil iyon po ang nararapat sa mga makasalanan. Mas mahirap, mga kapatid, ipaliwanag kung bakit po pinili ng Diyos na hindi magpatuloy po ang parusa po sa mga Israelita. Pinili po ng Diyos, mga kapatid, na ibalik sila sa Diyos. Bagamat wala ni isa man sa kanila po ang karapat-dapat. They too deserve, mga kapatid, the judgment against Edom. Okay? But they were spared only by the sovereign grace of God, by the electing love of God, mga kapatid. Pinili po ng Diyos na di tayo maparusahan, bagamat karapat dapat tayong maparusahan. Bakit po ganun? Bakit ganun, Pastor? Hindi dahil po nakita po ng Diyos na magbabago tayo o marami tayong magagawa sa ministeryo po para sa Kanya. No. Unconditional po ang pagpili po sa atin, sa ating na sa iyo. Wala sa atin po ang kondisyon. Ang kondisyon, mga kapatid, ay nasa biyaya at sa kamay ng Diyos na nakatali ano po sa ginawa ni Kristo para po sa atin. He chose us in Him, in Christ, before the foundation of the world. In love, He predestined us according to Ephesians chapter 1, verse 4 and 5. In Christ, kapatid, in love, ang pag-ibig na tinanggap natin ay ayon po sa ginawa ni Jesus para po sa atin. Dahil tayo po'y na kay Kristo, mga kapatid, we are chosen, precious in His sight, children of God, beloved. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Now, anong ginawa natin? Tanong siguro natin, Pastor, anong ginawa natin para mabago po ang kalagayan natin? Para mawala ang parusa po sa atin? Again, wala. Wala, kapatid, wala. Ang ipinantubos sa atin po ay hindi mga bagay po na nasisira o nauubos. Tulad po ng ginto o pilak. Kundi ano po, sa pamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya po ang korderong walang batik at kapintasan. Pinili na siya ng Diyos na gawain ito ano po, bago pa nilikha ang daigdig. Yan po ay makikita po natin sa unang Pedro, kabanata 1, talatang 18 hanggang 19. Mga minamahal, pinili po ng Diyos na si Jesus ang umako po ng parusang nararapat po para sa atin upang mapasa atin ang pagmamahal niyang di nararapat para po sa atin. Now, kapatid, mga minamahal, you want a proof of God's love? Gusto mo bang makita po ang prueba ng pag-ibig ng Diyos? Look to the cross. Look to the cross, kapatid. Look to the cross. Tingnan po, kapatid, ang krus na yan. Pagmasdan mo po ang krus na ito, kapatid. Look to the cross. Look nowhere else, kapatid. Just only to the cross. Huwag kang titingin po sa sarili mo o sa ibang tao o sa nangyayari sa paligid mo. Just look to the cross. Look to the cross. Bakit po? Ang sabi po sa Roma 5:8-10, ano po? Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya't sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit, ang sabi po doon, tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Hallelujah.
Pinili po ng Diyos na si Jesus ang umako po ng parusang nararapat para sa atin upang mapasa atin po ang pagmamahal niyang di nararapat ano po para po sa atin. Mga kapatid, dakila ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Dakila po ang pag-ibig ng Diyos. Hindi tayo ang nagbayad at nagtrabaho para po sa pagmamahal ng Diyos sa iyo at para sa akin. Si Jesus, mga kapatid, ang kanyang anak, ang ating Panginoong ang nagbayad at nagtrabaho para matanggap po natin ang pagmamahal po na iyon. At nakatitiyak po tayong mananatili po sa atin magpakailanman. Ito po, hallelujah, amen. Noong pong 2013, kwento po ulit, ito po, may isa pong matandang babae, ito po, sa United States ang nagkwento tungkol po sa kanyang asawa. Ito po ay nangyari po sa United States. Ang sabi po ng asawang babae, sabi niya, my sweet husband John and I were married for 46 years. Okay, sabi niya, it's Valentine's Day, he'd sent me, kasi si John, John sent me the most beautiful flowers containing a note with 5 simple words. Ano po yung 5 simple words? Ang sabi doon, my love for you grows. Okay? My love for you grows. So lima, my love for you grows. So 5 simple words. Ano po? Yung pong nakasulat doon po sa bouquet of flower na bigay po ni John sa kanya pong asawa. Mayroon po silang 4 children. Okay? So 46 bouquets and a lifetime of love were his legacy to me, sabi niya, when he passed away 2 years ago. Now, on my first Valentine's Day alone, sabi po, ano po ng babaeng ito, 10 months after I lost him, I was shocked, sabi niya, to receive a gorgeous bouquet addressed to me from John. Eh, patay na yung asawa niya eh, pero nakatanggap itong asawa niya na bouquet of flowers on Valentine's Day. So, angry, ano po? Angry and heartbroken ito pong babaeng ito na nakatanggap. Sabi niya, I called the florist, no? Florist, to say there had been a mistake. So, tumawag po siya sa nagbigay ng bulaklak. Okay? Dahil siguro akala niya ay nagkamali yung pong pagpapadala sa kanya ng bulaklak on Valentine's Day. Ang sabi po ng nagtitinda ng bulaklak, no ma'am, sabi niya, no ma'am, it's not a mistake. Sabi niya, before your husband po, passed away, okay, your husband, sabi po doon, prepared for many years and asked us, na po, yung nagtitinda ng mga bulaklak, to guarantee that you'd continue getting bouquet of flowers every Valentine's Day. So, with my heart in my throat, okay, sabi po ng babae, I hung up the phone and read the attached card, no, na nakalagay po sa flower. Ano niyo po nakalagay doon po sa card? It said, my love for you is eternal. Okay? Yung po yung nakasulat. My love for you is eternal. Mga kapatid, mga minamahal, nakakakilig po ang love story po na ito. Pero ang love story po sa atin po ng Panginoon, mas lalong nakakanginig. Why? Because the love of God makes us tremble, mga kapatid. Kapag na-realize po natin ang pag-ibig lang po ng Diyos, ang eternal, walang hanggan, hindi kumukupas, hindi nababawasan, hindi nauubos, mga kapatid, hindi naluluma. Okay? Hindi nagbabago, hindi namamatay. Ilan yon? Hindi kumukupas, hindi nababawasan, hindi nauubos, hindi naluluma, hindi nababago, hindi namamatay, kapatid. Yan po ang prueba ng pag-ibig. Garantiya po
ng pag-ibig ng Diyos. Garantiya po ito ng dugo ng ating Panginoong Jesus, ano po, na nabuhos para po sa iyo at para sa akin. Prepaid. Prepaid, sabi nga po natin, prepaid. It makes us tremble kasi na-realize po natin na ang laki ng parusa ng Diyos na kung saan po ay niligtas niya po tayo at ang laki ng pag-ibig na ipinaranas po ng Diyos sa atin kahit na tayo po ay absolutely unworthy. Hindi tayo karapat-dapat, pero ipinakita po ng Diyos ang prueba ng pag-ibig ng Diyos para po sa atin. Kapatid, mga minamahal, hindi mo po maa-undo ang pagpili sa iyo ng Diyos. Pinili ka niya, hindi ka na nga magiging unchosen, pinili ka niya at minahal, hindi dahil sa ginawa mo, kapatid. Huwag mong isiping kaya mo sa pamagitan ng mabubuti mong gawa na madadagdagan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Huwag mong isipin, kapatid, kaya mo sa pamagitan ng mga kasalanan mong mabawasan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. It's already perfect dahil po kay Jesus. Mga kapatid, the cross is God's love note to you. The cross is God's love note to you. Isang love letter na ang tintang, kapatid, ginamit ay ang dugo ni Jesus at nakasulat, "This is how much I love you." Di po ba? "This is how much I love you," ang sabi ng Panginoong Jesus. Hindi lang kapag Valentine's Day, kundi everyday po naalalahanin po natin ang gospel, ang mabuting balita, ang kanyang salita. Sasabihin mo sa sarili natin, minamahal ako ng Diyos, minamahal at patuloy na mamahalin dahil sa Panginoong Jesus. Amen? Pwede mo sabihin mo yan sa katabi mo? O sa sarili mo, sabihin mo, minahal ako ng Diyos, minamahal at patuloy na mamahalin dahil sa Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Now, kapatid, balikan natin, bakit niya ito sinabi po sa Malakay? Babalik tayo sa Malakay, no? Bakit po niya ito sinabi sa atin ngayon? Sa verse 5 ng Malakay chapter 1, makikita ninyo po ang kanilang pagkawasak at sasabihin ninyo, makapangyarihan ang Panginoon kahit sa labas ng Israel. Nice po ng Diyos at ang dapat nating prayer po ngayon, no po? Nice po ng Diyos at ang dapat nating prayer ngayon, mga kapatid, ay mag-increase ang faith natin na wag na nating pagdudahan pa po ang pag-ibig niya po sa atin, na wag na tayong humanap po ng ibang Diyos, sa anumang Diyos, maliban po sa ating Panginoong Jesus na ating Tagapagligtas. At masabi nating ang pag-ibig po ng Diyos, ang kailangan ko, no love is higher, no love is greater, no love is deeper, no love is wider, no love is truer. Mga kapatid, nice din po ng Diyos na mag-overflow ang puso natin po sa worship. Na ang pagsamba natin po sa Kanya ay hindi po superficial lang at ritual lang, kundi iyong manggagaling sa pusong nagsasabing makapangyarihan ng Panginoon, dakila siya, dakila ang pag-ibig niya, He is worthy of all our praise, oh how He loves us. Mga kapatid, mga minamahal sa Panginoon, nawa po sa ating pong unang serye po ng Malakay chapter 1 ay ating pong nakita at nadama po ang pruweba ng pag-ibig ng Diyos pamagitan po ng pagpapakita niya sa bayang Israel sa kabila ng kanilang pagkukulang at kasalanan. Ngunit kapatid, pinatunayan pa rin po ng Diyos ang kanyang pagmamahal, ang walang hanggang kanyang pagmamahal para po sa bayang ito. At maging sa bawat sa atin, mga kapatid, it is my prayer po. Sa panahon po ngayon, makita po natin ang patuloy na prueba po ng pag-ibig ng Diyos, walang iba, kundi sa pamagitan ng kanyang anak, ang ating Jesucristo, na patuloy, na nagmamahal, nagmamalasakit,
papatawad at patuloy na nagpapala sa buhay po natin sa araw-araw. Nawa, mga kapatid, mga minamahal, sa sunod na linggo, subaybayan po natin ulit po ang kwento po ng ating serye tungkol po sa Malakias. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Sige po, bigyan po natin po ng isang malakas na clap offering ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Kapatid, tayo po ay nasa panahon ng ating pong pagdulog sa ating Diyos, pamagitan po ng ating mga panalangin at patuloy po na inanyayahan tayo ng Diyos na italaga natin patuloy ang ating buhay sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay patuloy po na nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat muli ay nakabahagi po kami sa karanasan ng aming pagdiriwang ng pagsambang ito. Salamat po, sa maraming salamat po, Ama, sapagkat ikaw muli ay nangusap sa bawat sa amin at patuloy po na ipinapaalala po ninyo sa bawat sa amin na kaming lahat, O Diyos, ay mahal na mahal po ninyo.
at patuloy po na mamahalin sa aming buhay, dahil kung di kahit sino kami at ano kami, O Diyos, sapagkat iyon po ang iyong salita at pangako, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong walang hanggang pag-ibig sa bawat sa amin. At patuloy po, nawa, sa pag-ibig po na yan, na iyong pinapadama at pinapakita, pinaparanas sa bawat sa amin, sa gitna ng aming karanasan, Panginoon, ay patuloy po na mahayag ang iyong pag-ibig sa buhay po namin, kung papaano po pinapakita ang prueba ng iyong pag-ibig sa iba't ibang kaparaanan ng aming buhay. Tulungan mo rin po kami sa araw-araw ng aming buhay na ito, maglalunggit sa aming karanasan po ngayon, na maipadama din po namin, maipakita at maibahagi ang prueba ng iyong pag-ibig nagmumula sa iyo, papunta sa amin, papunta po sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming kapitbahay, sa aming kapatiran, at lahat sa mga tao po na ngayon po ay dumaraan sa isang napakahirap na sitwasyon ng aming buhay. Nawa, O Diyos, kung paano po namin nakita at naranasan noon, ngayon at magpakailan pa man ang iyong pag-ibig sa bawat sa amin, ito rin po ang panuntunan at maging prinsipyo po ng buhay namin, na ang buhay po, na ang pag-ibig na nagmula po sa inyo ay dumaloy, Panginoon, sa aming buhay sa araw-araw. Salamat po, O Diyos, pagpalain po ninyo ang iyong mga anak. Maraming salamat po sa patuloy na biyaya ng dagdag na taon sa aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Ganoon din po sa mga kapatid po namin, mga mag-asawa na nagdiriwang po ng anibersaryo ng kasal. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain po ninyo patuloy po ang iyong mga anak sa panahon po namin na pinagdaraanan po ngayon. Tulungan mo po kami, O Diyos, na magpatuloy sa aming buhay na kalakip ang pag-ibig at pag-asa po na mumula po sa inyo, sapagkat alam namin, Panginoon, kami, ang pag-ibig mo po ay sapat sa bawat sa amin upang amin pong tagumpayanan ang aming karanasang ito. Ang pag-ibig po ninyo ang siyang mag-uudyok sa bawat sa amin upang kami po ay magpatuloy, kumilos, O Diyos, at gawin ang pinakamabuti, magpuri, sumamba, manalangin, maglingkod sa inyo at sa aming kapwa. Sapagkat yan po ang pinakamabuti at pinakamainam na maaring magawa po namin sa gitna ng aming mga karanasan ito. O Diyos, pagpalain po ninyo patuloy ang buong sambahayan ng inyong iglesia, ang Grace UMC family, maging ang aming mga kapatid here and abroad. O Diyos, salamat po sa kanilang patuloy po na pakikiisa sa aming pong worship service po nila. Salamat po, Diyos, sa walang sawa po nila na sa gitna, Panginoon, ng aming pong karanasang ito, they are faithful of giving their tithes, pledges, and offering, at maging sa mga donation po ng bawat isa. Thank you very much, O Lord, sa iyong katapatan, sa buhay po ng bawat sa inyong mga anak, at patuloy po nila na naibibigay ang makakaya po nila upang may pagpatuloy po, Diyos, ang kanyang katapatan sa kanilang buhay para po sa inyo. Sa aming mga kapatid, O Diyos, na may mga kahilingan at dalangin sa inyo, maging sa mga panahon na may mga karamdaman ang bawat isa po sa amin, O Diyos, iunat po ninyo ang iyong makapangyarihang kamay at igawad po ninyo ang iyong patuloy po na pagpapagaling sa bawat sa amin. Kailangan po namin ang kagalingang spiritual, financial, emotional, relational, O Lord, physical sa aming mga buhay. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming pong patuloy po na inaangkin na kami ay inyong pagagalingin sa anumang areas po ng aming buhay, because you are our Jehovah Rapha, Jehovah El Elyon, Jehovah Adonai, you are Jehovah Jireh, you are our Jehovah Ra, and you are our Jehovah Shidkinu, our victory, Panginoon, our banner, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, salamat po, Diyos, salamat po, Ama, sa lahat ng iyong ginawa, ginagawa at gagawin pa po sa buhay ng bawat isa ng iyong mga anak. Ito pong aming dalangin, hinihiling sa makapangyarihang pangalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Amen. So yeah.
Mga minamahal, mga kapatid, sambayan natin Panginoon. Tayo po ay tumayo po lahat at bilang pagpapahayag ng ating pong pagpapala ng Diyos about sa atin, ay tanggapin natin ang po ang kanyang bendisyon pagpapala. Itaas natin ang ating dalawang kamay sa Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal sa Panginoon, pagpalain tayo ng ating Diyos na ating tagapaglikha, pagpalain tayo mula sa pag-ibig ng ating Preso Kristo na siyang ating tagapagligtas at ating manunubos at ang patuloy na gabay, tanglaw, kaaliwan at patnubay at lakas at sigla na dulot ng banal na Espiritu ang siyang ating maranasan sa ating buhay mula ngayon at magpakailang kailanpaman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.